Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, Alexandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibayin nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Alam ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Alam rin nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Kinabukasan, dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.